Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ating pong pagbubulayan ang sinasabi pong salita ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 8. Wika po dito, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang mga malinis ang puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Ang mensahe po natin sa araw na ito, why we need a pure heart to see God? Bakit natin kailangan ng isang malinis sa puso para makita ang Diyos sa ating Panginoon? Yes, kahit po lang ay manalangin, kahit may you want to eat, bilang paggalang sa ating Panginoon. Hallelujah, Father in heaven, we worship you, God. We acknowledge your holiness. We glorify you, God. And we continue to desire and welcome you, most Holy Spirit, na kami nga po ay patuloy na kausapin po ninyo. Speak to our hearts, O God. Lord, prepare our hearts, forgive us ang mga pagkakasala, ang mga karumihan ay nakikita sa aming buhay. Patawarin niyo po kami. Hugasan po kami ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. Lord, dalangin po na mga salita po ninyo ay magpalakas, magpatatag na aming kananang palataya at maging gabay ng bawat Kristo. Lord, open the eyes of our heart. Open our understanding, spiritual understanding, O God, sa mga salita po ninyo. We claim, O God, your victory. We give you glory, Father, in Jesus' by the power of the Holy Spirit, this we pray. Amen. So, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Okay. Mapalad ang mga malinis at dalisay ang puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. So, bakit nga po ba? Ano nga po ba ang kahulugan ng pure? Bigyan muna po natin ang kahulugan. Sabi pure, without blemish, clean and undefiled. Okay? So, malinis. Amen? So, ibig sabihin, walang hindrance para makita at maranasan ang Panginoon. So, paano po tayo magiging pure? I believe lahat tayo yung desire na maging pure. So, how can we be pure? Sabi po, sin defiles, but the blood of Jesus washes the stains away. So, magiging pure-hearted lamang po tayo sa pamamagitan po ng pagpapadalisay ng banal na dugo ng Panginoon Jesus sa ating po mga puso. Hindi natin kasi ito kayang gawin on our own strength dahil ito po'y habag at biyaya lamang ng Panginoon na mapadalisay ang ating po mga puso. Okay. So, ano po yung importance? Okay? The importance of having a pure heart. Bakit kailangan natin ng pure heart? So we can see God. Okay? Una po, it makes us see spiritually. Okay? It makes us see God. Sa spiritual po kasi yan, di po ba? Dahil ang Diyos ay Espiritu. Seeing God is not something physical, but spiritual. Okay? Ang makikita natin ng Diyos, eh, wala po kasi nakakita sa Kanya physically. Okay? Because God is Spirit. Wala po nakakita sa Kanya, sabihin na ito yung mukha ng Diyos. Wala po. Okay? Bagamat si Jesus Christ ay nagkatawang tao, pero that was His physical body. Okay? But now, ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit, and He is Spirit. God is Spirit, sabi po sa aklat ng John chapter 4, verse 23-24. Okay. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. Verse 24. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Because God is Spirit, dapat
ang sasamba rin sa kanya ay mula sa spirito ng tao. Amen? So, tayo po, ang ating spirito, ang ating puso, ay makakasamba sa Panginoon. Okay? As we experience yung washing of the blood of the Lord Jesus Christ, nagkakaroon ng regeneration, nagkakaroon ng born again experience yung ating mga puso, yung ating spirito, kaya nabubuhay itong muli, kaya tayo pinaka-connect sa ating kong Panginoon. Okay? So, dahil nga po, makakasamba lang tayo, makaka-connect lang tayo sa Lord, makikita lang natin, masisilayan natin ang kaluluwa natin ng ating Panginoon. Kung ang ating puso ay dalisay, at inadalisay na ng banal na dugo ng Panginoon, Jesus Christ. Amen? So, ang makakakita talaga sa atin, sa Panginoon, is not our physical eyes, but the eyes of our heart. Okay? Yung ating mga puso na makakakita sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? So, pangalawa po, it helps us live right. Okay. So, bakit live right? Alam niyo po, pag sinabing be pure in heart, hindi lamang po ito internal. Okay? Ito po ay dapat na naisa sa pamumuhay. You must live out yung pure heart. Okay? Hindi natin pwedeng laging i-reason out na alam naman ng Lord yung puso ko. Alam naman ng Lord yung laman ng puso ko. Okay? So, ito po tatandaan natin na what's inside the heart comes out in form of words and action. Siyempre po, ano yung sa puso natin, yung lalabas sa ating mga sabihin at sa ating mga gagawin. So, we must live out a pure heart through a pure life. Okay, sabi ko sa Hebrews chapter 12, verse 14. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. So, pursue peace with all people and holiness. So, yung peace with all people is equated with holiness. Ibig sabihin, pareho po yung halaga nito sa paningin ng Panginoon. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na, okay lang, basta okay kami ng Lord, kahit hindi ako okay sa kapwa ko. Okay na yun. Hindi po yun okay. Dahil kung okay tayo with the Lord, it will also follow na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating pong kapwa. Okay? So, holiness, kabanalan ay mahalaga rin. At yun nga po yung having a pure heart. Okay? So, ang manifestation po ng dalisay na puso is peace with all people. Okay? Peace with people. Okay. Pangatlo po, the Lord reveals Himself. The Lord reveals Himself the pure in heart. Okay. Alam niyo po, sabi nga sa Biblia, no man can see God and live. Okay. Bakit? Kasi po, yung katawan natin na physical, hindi kaya i-contain yung holiness and glory of God. Hindi kaya eh. Mamamatay ang tao pag nakita natin physically si God. Diba? Kaya nga po si Moses back in the Old Testament. Hindi naman po niya literally talagang nakita yung buong glory ng Lord. Diba? Kinover pa nga po siya. Bakit? Kasi when we see God physically, we will die. Okay. Kaya nga po hindi kahalagahan ng pagkakaroon ng pure heart para makita natin ang Panginoon. Nais ng Lord na ipakilala ang kanyang sarili, i-reveal ang kanyang sarili sa lahat ng tao. Subalit, nagkakaroon ng privilege ang mga pure in heart pagdalisay po ang puso. Okay? Purity and holiness, they are necessary for us to see God. Mahalaga po yung dalisay na puso at kabanalan upang tunay natin makita ang Panginoon.
sulat ng awit, Psalm 24, verses 3 and 4. Who may ascend into the hill of the Lord? Or who may stand in His holy place? Sino daw po yung maaari umabot sa burol ng Panginoon at makatayo sa kanyang banal na lugar? Verse 4. He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Yung may, malinis yung kamay, ibig sabihin malinis ang pamumuhay. Okay? At dalisay ang puso. Okay? So, who has not lifted up his soul to an idol, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? O, yung nag-sworn deceitfully, ito po ay mga pangako na banungtot. Okay? So, in heart, in action, in speech, naroon po yung kadalisayan sa harapan po ng Panginoon. So, ang Lord, ganito po yan ay sa ipakilala ka ng sarili, lalo na sa mga dalisay ang puso. Magiging privilege po yun. Amen? So, kaya kailangan po namin hangarin ang dalisay ng puso. Dahil ito lamang ang daan upang maranasan at makikilala ng Diyos. Dito man sa lupa, habang dito naman tayo, we can experience and we can see God in our heart, in our spirit, and connect with Him. At higit sa lahat, makikita natin ang Diyos eternally. Kung dalisay ang ating puso, we will be acceptable sa kaharian ng Diyos sa langit sa panghabang panahon. Like sabi nga po, di ba, nothing that is defiled can enter heaven. Okay? So, kailangan natin ang dalisay na puso. Okay? Bilang pagkakas po, okay. The physical eyes, cannot see God. Yung physical eyes, hindi ito makakita sa Diyos. But the heart does. Yung puso. Okay? So, this is why we need it, your heart. Yung puso natin kasi talaga makakakonect at makakita sa Panginoon because spirit to spirit po yan. Amen? So, it's not our physical body sa spirit ng Lord. Hindi po yun. Hindi natin kakayanin yun. But, kailangan natin ng pure heart upang makita natin, masirain natin ang pagkakalitan ng aming po. So, alam niyo po, the greatest blessing for the pure hearted is to see God. So, nawa po, bawat po sa atin, hangarin natin ang dalisay at malinis na puso upang malaya natin makita, masirain ang pagkakalitan ng aming po. Amen? So, let's pray. Yes, Lord, hallelujah, Father in heaven. Lord, you are so glorious, you are holy, you are pure, and you are righteous. God, we desire, give us also of your heart. Continue, Lord, na dalisay ng aming mga puso sa pamamagitan ko, ang banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. At patuloy rin po, ipakilala ng iyong sarili sa bawat ito sa amin. Lahat po ng naghahangad, naglanaris ng dalisay at malinis na puso, ipagkaloob po ito sa pamamagitan ng biyaya at habag amin. And Lord, as you grant us the pure heart, dalangin din po namin na tunay nga po makita ka namin, Lord, malayang-malaya ka namin maranasan at makilalang lubos sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Lord, salamat. We declare, O God, your mercy, your grace, and favor sa bawat din sa amin. We declare your victory, Father. We give you glory, Lord. We worship you, Abba Father. In Jesus' name and by the power of the Holy Spirit, this we pray. Amen. 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 Amen.